Jean-Rien Cuadro Arra 10位 Sound The Beast Casimiro babagsak sa Meksikano na kanyang makakalaban. Ito ang salita na bumungad sa ilang mga kalaban ni Casimiro na hindi di umano makakaya ng ating tinaguriang angas ng Pinas ang kanyang makakalaban na Mexican fighter na si Saul Sanchez. Pero marami nga pong nagulat sa inilabas na balita patungkol ngayon kay Casimiro. Ito po'y dahil sa kabila ng hindi magandang performance ito sa kanyang nagdaan na laban kontra sa former IBF o itong International Boxing Federation Super Bantamweight World Champion na si Yukinori Ogoni ay tila ginulat nga po ni Casimiro ang buong mundo. Ito'y dahil sa kahit mag-iisang taon walang laban na nagawa ay pinangaralan nga po itong ating kababayan ngayon bilang numero 2 o pangalawa sa pwesto sa pinakamahuhusay na boksingero sa Super Bantamweight Division. Isa po ang boxing website na Boxrec sa pinagkakatiwalaan na website dito sa palakasang ito. Yan naman po ay sa pagkilala nila kay Casimiro bilang isa sa pinakamalalakas at mahuhusay dito sa Super Bantamweight Division. Ay ang ibig sabihin lamang nito mga idol ay hindi pa rin po talaga laos o kangkong si Casimiro. Na may dala pa rin talagang kasikatan na pwedeng mahaligi o mapagbigyan sa malaking laban. Ngayon mga idol ay hindi pa rin po talaga nawawala ang labanang Nauya Inoue at Casimiro sa hinaharap. At malaki pa rin ang tsansa na makita natin ang malaking laban na ito. Kaya lamang, ay kailangan po talagang maisaayos po ni Casimiro ang paghahanda sa kanyang paparating na laban. Dahil sa ito po kasi ang magiging sukatan dito sa kanyang kakayahan. Kung karapat dapat pa nga ba na mapagbigyan na harapin ang isang The Monster na Nauya Inoue. Ika nga po nitong si Pacquiao mga idol. Ay kahit gaano kakahusay na buksingero basta napatapat ka sa buksingerong disiplinado at pulid ang pinagandaan ng kanyang mga laban ay malaki ko noong chance mo na matalo sa laban kung magpapabaya ka sa iyong magiging laban. Kaya naman po eh para masigurado ko no ang panalo sa laban ay kailangan mo makamit ang 100% na kondisyon ng iyong pangangatawan. Ito'y para matiyak mo ang iyong panalo dito sa iyong gagawin na laban. Sa sitwasyon po kasi ngayon ni Casimiro ay nakukulangan na po kasi ang mga Pinoy boxing fans sa stamina ni Casimiro na para bang hindi na nito kaya pang makipagpukpukan sa kalaban hanggang sa 12 ng rounds. Ito po ay isang malaking bantas sa kainahan ni Casimiro dahil sa oras na makatapat ang ating kababayan ng isang kalaban na sasamantalain itong kanyang kahinaan na kung saan ipapagurin muna ang ating kababayan hanggang sa tuluyan na itong hingalin sa laban, ay ito po ang tamang paraan para sa gayon ay tapusin na itong si Casimiro. At kung makakalaban po nila ang isang Nauya Inoue, ay malamang sa malamang mga idol na ito ang magiging game plan ni Inoue, na kung saan po ipapahabain nila ang laban hanggang sa lumawit na ang dila ng ating kababayan. Ito po ay isang napakalaki at napakadelikado rin na laban para sa ating kababayan na maaaring magdala sa kanya sa kasikatan kung magagawa niyang mapahirapan o matalo sa laban itong si Inoue. Ngayon eh sa palagay ko naman mga idol ay totoo po ang hinayag nitong si Pacquiao na kahit gaano pa kahina ang buksingero basta ito po ay disiplinado at pursigidong manalo dito sa kanyang gagawing laban ay magagawa nitong masabayan ang kalaban. Ito po kasi ang nangyari sa laban ng Yukinori Ogoni at Casimiro mga idol na dahil nga po sa isang disiplinado na hapon at buksingero itong si Yukinori Ogoni ay kaya naman nakayanan po nitong makipagsabayan dito sa ating maangas na kababayan. At kahit nga po matagal na itong walang nagawang laban ay hindi ito naging hadlang para mapanghinaan agad sa laban. Ito po ang laban na iahain ko sa inyo mga idol sa kung paano nga ba pinagandaan itong si Yukinori Ogoni ang kanyang sarili dito sa ating malakas at malahalimaw na kababayan na si General Casimiro.
ただいま第4ラウンドの途中。この試合の勝判定タイムは4ラウンド27秒、4ラウンド27秒、負傷引き分けでございます。この試合の負傷引き分けタイムは